Okay mga master, welcome back ulit dito sa ano, sa ating channel. And maraming salamat dun sa mga walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. And maraming salamat dun sa mga subscribers. And maraming salamat din dun sa mga magsasubscribe pa lang. Dahil alam naman natin na karamihan sa mga nanonood dito sa ating channel ay hindi pa mga subscribers. So, don't forget to hit the button, the subscribe button, and pindutin nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga video dito sa ating channel. So, okay, konting, ano, konting background dito sa ating channel. Ano ba yung mga makikita nyo rito sa ating channel? Dito sa ating channel, makikita nyo mostly more on motovlog related, syempre. Motorcycle tayo. And basta may kinalaman sa pagmumotor, sa travel, reviews, yan. So, nandito yan. And kung ano-ano pang mga maiinit na issue dyan, maliban lang sa showbiz. Hindi tayo mahilig sa showbiz eh. So, yan po yung nilalaman ng ating channel. And kung interested ka sa mga ganong klaseng topic, huwag kalimutan mag-subscribe mga master. Almost everyday tayo nag-upload or at least every week meron tayong update, hindi tayo nawawalan. So yun, nandito na tayo ngayon sa may Paranaque, sa may airport. So dito tayo mag-uumpisa maghanap ng mga client. Kung subukan natin makakuha tayo ng client, paparada muna tayo somewhere diyan sa tabi-tabi na makakahanap tayo. So siguro mag-stay tayo dito mga 15 minutes, try natin kung makakakuha tayo ng booking dito. So, after nyan, kung wala tayong makuha, mag-proceed tayo papuntang Manila. Okay. So, yan yung game plan natin for today. And, abang-abang lang kayo mga master kung ano ng mga update, mga kaganapan dito sa ating channel mamaya habang tayo ay naghahanap ng booking. So, titigil tayo sa isang tabi dito, maghahanap tayo ng client. And sana naman, kasi 10 days din akong walang biyahe. Wala talaga as in, dahil nga dyan sa top up na yan. Nung top up na yan, hindi pa nila ginawang automated yan. Talagang manual ba yan? Kahit na manual yan eh. Napakatagal po, sobra. Yan po yung problema ng ibang mga rider dito sa Speedy. Yung walang ano, walang kasiguruhan sa top up kung papasok ba o hindi. Dahil sa totoo lang, napakakupad talaga yung top up natin dito. Hindi naman nakakatuwa talaga dahil nga syempre kung kailangan mo na ng top up, pabiyahe ka na eh, wala kang makukuha. So yan, no choice ka talaga na maghintay ka. So na-miss ko kayo mga master. Oh, ay meron, so tayo natin food, so food, so meron ng isa, subukan natin i-bid. Oh, so atin napunta ang order. Very nice, very nice. So, ito, bagong ano natin. Okay, taga Las Piñas, Mother Earth. Okay, okay. So, tatawagan natin muna yung client natin. Aba, naka-ano agad tayo? Naka... Yun. Naka-tawag ito. Naka-isa agad tayo. So, text na lang muna natin. So ayun. Ang ganda ng ano natin, ang ganda ng labas natin ah. So tama lang yung ano natin game plan is para niya kailang. Food. Food daw, pagkain. Huwag naman sana may sabaw. Yan na naman tayo sa racing natin. So ito na po mga master. Ayun, napag-usapan nga natin yung related sa top up na yan. Ayun nga. Talagang problema yan dito sa Speedy. Speedy lang yata yung may problema sa top up. Hello po, good morning. Ma'am, kayo po ba yung tatanggap ng padala? Hindi ko po kasi matawagan yung ano, yung magpapadala sa inyo. Baka po may... Oo, yun dito sa may...
Oh, nandito na ako sa DSB. Hindi ko siya matawagan eh. Naka-off yata yung cellphone niya. Ano lang po ba to? So, dapat ang DSB po maging lahat pangatlong tindahan. Pangatlong bahay na nag-isa. Okay, isa. Teka lang ah. So, yun, tuloy nga yung usapan natin tungkol dun sa top-up. Eh, sino ba naman ang hindi maiinis dun, di ba? Nakapagbayad ka na, nakapag-top up ka na, tapos at tagal mo maghihintay. Swerte mo na kung 24 hours pumasok. So dati ganun na nangyayari sa akin, pumapasok 24 hours. Pero habang tumatagal, parang nagiging worse yata. 2 days, ngayon nga 5 days na eh. At tagal, di ba? Opo, ako po yung ano. Ay, ano po ba yan? Eh, sampo. Ah, ito. Kasya naman to. Pero ano, overloading ako, ma'am. Pero kaya. Oo, magdadagdag na lang siya nito kasi ano eh. Ma'am! Po. Magdadagdag na lang po kayo. Anong problema ko yan? Okay, okay. Basta ano. Opo. Ito na, nandito naman ako. Ako na. Kasi ang hirap po ng timbang yun. Oo, more than ano to eh. More than 20 kilos to eh. 20 lang sana. Opo, 25 yan. Oo. Kasi po, pag ganito po kabigat na, magkaiba yung ano niya, iba yung tawag na to. Yung rate niya sa normal booking na less 20 kilograms. Oo, ito kasi, pag ganito na kalaki, iba po yung bayad nito. Buti ikaw din na booking ha. Ayan. Eh, taga Las Piñas din kasi ako. Okay po. O, mamaya po, ma'am, iulit. Taga Las Piñas, kuya. Honestly speaking, mga master, sa totoo lang, kailangan ina-educate nyo rin yung mga CS nyo pag ganito. Para, sa susunod na book nila, alam na nila, hindi kagaya nito na, ano, na, basta na lang kayo maniningil ng additional. Kasi, siyempre, hindi malalaman ng client. Pagdating dun sa, ano, sa page, isusumbong kayo ngayon, sasabihin, o ganyan, speedy rider, nanghihingi ng ano, nanghihingi ng additional. Tapos ano, sarcastic pa yung dating. So, mga ganun mga master, kailangan educate nyo rin. Since na tayo naman yung nakakalam dyan sa apps, ituro nyo kung paano yung tamang proseso ng pagano, ng tamang pag-book. Para sa susunod na pag-book nila, tama na yung gagawin nila. Kasi kagaya nito, ano siya, hindi tama yung booking niya. And mamaya, ituturo natin kung paano yung tamang pag-book. Ayan po. Along the way, nakita kami ng kumpare ko. Ayan o. Oh. Meron pa siyang sticker sa likod. Sulubista PH. Ayan, so bubiyahe din yan. Kahit anong ID ba? License? Meron, meron din. Ito, quarantine pass ko. Ito mo ba, sir? Oh, taga Las Piñas lang ako eh. Kinuha ko lang ito sa Paranaque. Okay na? So, yun nga. Balik tayo sa ating usapan. Para po dito sa Speedy, para maiwasan na yung mga ganyang klaseng booking, yung mga overloading, tapos magre-reklamo yung mga rider. Ang kailangan lang po natin, pag nandun na tayo sa, ano, sa venue, i-educate nyo lang yung, ano, yung CS natin. Kasi, karamihan dyan sa mga CS, bago lang sila nag-book dito sa app, or bagong kliyente lang natin. So, syempre, hindi pa nila alam yan. And, para dun sa mga baguhan pa rin mga rider, magkakaiba kasi ang amount kapag nag-declare ng presyo at ano at nag-declare ng value at bigat ng ano ang tawag nito ang CS natin. So nagbabago po yung mga ano mga master yung presyo. Kaya pag mayroong mga ganyan, tanggapin nyo yung booking, pero educate nyo sila. And then, hindi naman masama siguro kung mag-mock booking kayo o yung
yung sample booking lang para makita nila yung actual na ano. Nagbanggaan pa. Makita nila yung actual na presyo. So depende na sa pag-uusap niyo yan. 'Di ba? Ganun na lang. Para hindi kayo lugi. So pareho kayong happy. At least sa susunod, alam na nila yan. Sabihin nyo sa kanila na, ma'am, sa susunod, ganyan ulit ang mangyayari kapag, kapag, ma'am, o sir, ganyan ulit ang booking sa susunod. Something like that. Kasi i-explain nyo na lang na mabuti. Para wala nang wala nang reklamuhan. So, nagbabago ang presyo ng mamasahe ng parcel mo depende sa declaration ng client. Lalong-lalo ng mga master kapag may presyo yung pinadala sa yung item. So, i-declare din nila yung presyong amount ng item kasi nagbabago pa rin ang presyo nun. So, mag-a-adjust ang presyo ng booking. Okay? Pero kung wala kayong ipalalagay na presyo, normal lang ang normal lang ang mangyayaring booking yan. Parang parang document lang. So, ganun lang ang ang computation. Pag tama yung weight declaration and price ng amount ng item, tama din kalalabasan ng pamasahe niya. So, yun. Malapit na tayo sa booking natin. Ay, sa booking tuloy. Sa drop-off natin. Ito yung unang drop-off natin, mga master. So, buti nakapag-ano agad tayo na nakapag-share tayo ng kahit konting konting idea para dun sa mga kapwa natin rider na nag-uumpisa pa lang. And hopefully ito maging maging aral sa kapwa natin na wag lang basta tira ng tira ng bara-bara. Kailangan din kaya aralin din natin yung ginagalawan natin, mga master. Saka para maiwasan yung mga sarcastic na nagpapa-add ng ng pamasahayong may nakikita ako sa mga post na nagagalit yung ibang CS dahil nga yung iba mag-a-add naman daw pero galit pa yung yung rider. So ayun, in a nice way lang gawin natin yung mga ganung klaseng paraan para pare-pareho tayo, win-win situation lang, mga master. Okay, so malapit na tayo dito sa ating first drop-off. Saan na yun? Hello, ma'am? Nasa, nandito na po ako sa Baydulo. Saan? Lagpas na yata ako. Lagpas na ako, kuya. Dito na ako. Okay, okay. Ito, tuturo ko na sa iyo yung tamang pagbubok, ma'am. Ito nga, nandito na ako kanina eh. Teka lang ha. Ganito po, turo ko sa inyo. Di ba meron kayong apps? Ay, ako na. Bigat eh. Yeah! Ayan. Meron po ba kayo? Ay, hindi. Sige na. Ito po yung tama, ma'am. Para Ito, speedy, di ba? Tapos, place order. Tapos, yung pick up. Anong address nun? DSB. DSB. DSB, no? DSB. PSB. Ayan. Okay. Done. Tapos, yung drop off dito. Mother Earth. So, kailangan mo lang educate both. Diba? Pati yung client mo para syempre, sa susunod, alam na nila ang gagawin nila. And hindi na kayo tawag nito. Mag-aaway. Kadalasan nag-aaway yung CS at saka yung Okay, so yun mga master, first booking. And I hope merong natutunan yung ibang mga tropa dito sa nangyari.